Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 24, 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 80% ng mga balota para sa halalan na imprenta na. Random ballot sampling isinagawa. At kaugnay ng alegasyon sa data breach, COMELEC inatasan ng Smartmatic magsumite ng kanilang internal report. Halalan fever, lalo pang iinit. Campaign period para sa local positions sisimulan na bukas. Mga patakaran, alamin. Partido Reforma, formal ng inendorso si Presidential Candidate VP Lenny Robredo. Kapartidong si Senator Ping Lacson, kumalas na bilang chairman nito. Pero Lacson, laban sa pinakamataas na posisyon sa bansa, itutuloy pa rin. Malacanang kinumpirmang nakipagpulong si Bongbong Marcos Jr. kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasunod ba nito ang formal na endorso ng Pangulo? Sa ibayong balita, pagbubukas ng klase sa mga kababaihan sa Kabul, pinigilan. At US muling nagdagdag ng sanction laban sa Russia. At sa balitang showbiz, Erich Gonzalez ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner. Magandang gabi, buena mano sa ating newscast. Higit 80% ng mga balotang gagamitin sa eleksyon tapos nang maimprenta. Samantala, inatasan naman ng COMELEC ang Smartmatic na magsumite ng internal report kasunod ng mga alegasyong nagkaroon ng data breach. May balitang A to Z, si Micaela Ilaw. Halos patapos na ang ballot printing sa National Printing Office. 87.2% o higit 58 million na ang natapos na may imprenta. 61.7% naman ang vote counting machines ang handa ng ma-dispatch sa Abril. At 100% naman ang transmission devices ang handa ng magamit para sa araw ng halalan. Kanina nagkaroon ng random ballot testing ang mga piling campaign representatives para masuri ang mga balota. We are doing this simply because number one, even before the call of several society groups and interest groups, pinlano na rin talaga natin to erase any doubt, especially during the time that as we are admitting naman, meron talagang panahon na wala tayong observers and watchers in view of the pandemic situation. Naging maayos naman ang testing at walang naging palya. Samantala, kanina sa COMELEC briefing, inatasan na ng pinuno ng komisyon na si Saidamin Pangarungan ang Smartmatic na magbigay ng internal report kaugnay sa mga alegasyon na merong data breach na nangyari. We will not take this allegation sitting down. Dinirektahan din ang law department ng poll body na i-review ang kontrata ng Smartmatic sa kanila. As a preliminary action, the COMELEC and Bank has resolved, and I will confirm this yesterday. Number one, to direct the executive director of the COMELEC to immediately coordinate with the NBI and secure a copy of the NBI report once available. Number two, direct the executive director to demand from Smartmatic a submission of the internal investigation report. Paraan-an nila ito para matiyak na walang mangyayaring dayaan sa eleksyon. Bukas na ang umpisa ng local campaign. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sundin pa rin ang minimum health protocol. Bawal ang kissing, hugging, bawal ang arm to arm, bawal ang any physical, yung close contact sa ating mga kababayan. And at the same time, siyempre bawal po yung selfie. Sana po, tulungan niyo po kami sa pag-observe. Dagdag ng COMELEC, pag nagkaroon ng super spreader event na naandyan kayo, sa inyo po maisisisi yan. Pinaalalahanan din ng komisyon ang mga kandidato na maglagay lang ng campaign materials sa mga tamang lugar. Sa susunod na linggo naman, maglalabas ng listahan ng areas of concern ang COMELEC. Para sa balitang A to Z, Micaela Ilaw. Sa A to Z, asahan na pong lalo pang iinit ang politika sa bansa sa pagsisimula ng panahon ng kampanya sa local elections bukas. Pagtitiyak naman ng MMDA, nakahanda na sila sa pagpapanatili ng kaayusan. May balitang A to Z, si Kim Salinas.
Biyernes, March 25, 2022, magsisimula na ang unang araw ng campaign period para sa lokal na posisyon sa buong bansa. Kaya't asahan na ang mga campaign jingle, kabi-kabilang motorcade at meeting di avance sa iba't ibang lokalidad. Pagtitiyak ng Metro Manila Development Authority, handa na sila para sa magiging unang salbo ng kampanya sa National Capital Region. Sakop ng MMDA ang mga major roads sa Metro Manila. Meron naman po tayong guidelines dyan. Unang-una, hindi kami nagbibigay ng permit. Monday hanggang Friday, ang motorcades po natin ay inaallow lang Sabado, Linggo at holidays between 5 to 10 a.m. Para naman mapanatili ang kaayusan at makabawas sa traffic, ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi pwede ang sabay na motorcade o event sa iisang area. Hindi po kami nagbibigay ng more than one permit per area na ano, kasi po yung isa nga lang po na motorcade sa isang lugar ay nagdudulot na ng sobrang bigat na daloy ng traffic, but more kung may dalawa o mas marami. Tapos po, syempre, lalo kung magkatunggali yung magkakasabay, mag-iinisan yan, magtatalo, so magigit-gitan. Sa usapin naman ng pagbabaklas ng campaign poster, ayon kay Artes, yung COMELEC, sila po ang nagsasabi kung saan mag-ooperate, sila rin po ang nagsasabi kung anong posters yung illegally placed at or illegally sized. Although, I understand, nagkaroon po ng TRO ang Supreme Court dito sa Oplan Baklas, kaya po tigil muna yung ating pagbibigay ng support sa COMELEC. Nilinaw naman ng MMDA na sa ngayon wala pang desisyon kung ibabalik na ang number coding sa umaga. Kasabay nito, umaapila ang Malacanang sa publiko at mga kandidato na sumunod pa rin sa itinakdang health and safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa COMELEC, aabot sa mahigit 18,000 ang bilang ng mga lokal na posisyon na paglalabanan ng mga kandidato. Kabilang dito ang nasa 1,600 na pwesto sa pagkaalkalde at mahigit 13,000 sa konseho. Aabot naman sa 845 ang bilang ng mga kandidatong tumatakbong walang kalaban sa darating na eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. 46 days bago ang halalan, nagbitiw na sa pwesto bilang chairman ng Partido Reforma si Senator Ping Lacson. Naturang partido, ine-endorso na si VP Lenny Robredo. May balitang A to Z si Giselle Simon. Kumalas na si presidential candidate Senator Panfilo Lacson sa Partido Reforma. Ayon kay Lacson, napagdesisyonan niyang umalis matapos sabihin ni Partido Reforma President at dating House Speaker Pantaleon Alvarez na iba ang kanilang susuportang kandidato. Sa usapin naman ng kanyang Senate slate, ayon kay Lacson, I have no intention of leaving them behind. We'll continue to be their leader. Kasi yung marami dyan, nag-reforma kasi gusto sumama sa akin. So, but now, I'm leaving to them. It's their choice to stay with the party or leave the party. Kasunod nito, aminadong nagulat ang running mate ni Lacson na si Senator Tito Soto. I'm surprised that the announcement. I was not expecting it. But perhaps that can be the best thing to do as far as my presidential candidate is concerned. There was no formal or alliance forged anyway. Nahirapan din kami talaga nung mag-forge ng MTC, Reforma, and NUP alliance because of, as far as clean, orderly, honest elections are concerned. Okay. Sa kabila ng mga naging pagbabago, mananatiling si Soto pa rin ang pambato ng Partido Reforma. Kasunod ng pagbitiw ng suporta kay Lacson, formal nang inendorso ng Partido Reforma si VP Lenny Robredo. Ayon sa partido, malaki ang pagkakaiba ni Robredo sa lahat ng kandidato dahil siya lamang ang may potensyal na ayusin ng bansa. We need a leader, and for the 2022 presidential elections, given all these considerations and the crisis we have to overcome, that leader is a woman. Her name is Lenny Robredo. Nagpasalamat naman si Robredo kina Alvarez matapos ang endorsement. Ayon kay Robredo, na tumatakbo bilang independent candidate,
bukas pa rin siya sa iba pang partido. Bukas ako sa lahat as long as nagkakaisa ang aming hangarin para ayusin ang ating bansa. Sa usapin naman ng pagpapanatili ng partido reforma sa VP Petkay Soto, kiit ni Robredo. Ako klaro naman from the very start until now, until the very end, ang Vice President ko si Kiko Pangilinan. Ikinalungkot naman ni Mayor Isko Moreno ang nangyaring pagbitiw sa partido ni Lacson. Pero sa kabilang banda, ay ikinalugod ni Moreno ang pagiging independent candidate ngayon ni Lacson. Nakatakdang mag-usap sina Senators Manny Pacquiao, Ping Lacson at Tito Soto matapos ang pagbibitiw sa partido reforma nito. Hindi naman binigyan ng detalye ni Pacquiao kung ano ang pag-uusapan ng mga ito. Samantala, ayon naman sa COMELEC, walang legal na epekto ang pag-alis ng isang kandidato sa partido. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Kinumpirma ng Malacanang na nakipagpulong si presidential candidate Bongbong Marcos Jr. kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay acting presidential spokesperson Martin Andanar, naging productive ang meeting ng dalawa kung saan nagbigay pa ng payo si Duterte kay Marcos. March 22, inendorso ng partido ni Duterte si Bongbong Marcos for president. Pero tikom ang bibig ni Duterte kung susuportahan niya rin si Marcos Jr. na una na niyang binatikos bilang mahinang leader. Samantala, umaasa naman ang kapatid ni Bongbong na si Senator Aimee Marcos na makukuha pa rin nila ang suporta ng Pangulo. Regarding the president, he has already declared he will remain neutral because so many of the candidates are close to him. On the other hand, he's really not campaigning for everyone. So, hope springs eternal. At hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa. May sariling timing ang ating Pangulo. Grupong Alliance of Women for Action Towards Reform o AWARE naghain ng petisyon sa Bureau of Internal Investigation para pilitin ng pamilya Marcos na bayaran na ang higit 200 billion peso na estate tax. Nagbabalita si Micaela Ilaw. We are taxpayers and we pay our taxes regularly and faithfully. And I don't think that the Marcoses should be exempt from the law. And we are sick and tired of the lies. Bongbong Marcos keeps saying that there is no finality yet in the settlement of this estate tax. Ito ang sinabi ng co-founder ng Alliance of Women for Action Towards Reform o AWARE na si Narzalina Lim. Sinisingil na ng grupo ang pamilya Marcos tungkol sa 203 billion pesos na unpaid estate tax sa Bureau of Internal Revenue. Nagpila sila ng petisyon kanina sa BIR para udyokin ang ahensya na singilin ang mga Marcos. That is a blatant lie because the Supreme Court ruled in 1997 that these estate taxes must be paid. And we are just asking the BIR to do its duty. Now, sending a demand letter is not enough. Now is the time to file criminal charges. Kinumpirma ng BIR na nagpadala sila ng written demand sa pamilya ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para bayaran ang kanilang estate tax liabilities. A lot of people are angry. April 15, we have to file our taxes again. Ordinary workers' taxes are withheld automatically. We pay taxes to the government and it goes to corruption. Not all of it is used because a lot of leakage happens through corruption. Dagdag ni Lim, we will put pressure on the BIR. And I think there are many other groups and citizens who are putting the same pressure. It has become a big election issue. Aabot sa 17,000 na lagda ang nakalap ng grupo para pilitin ang pamilya Marcos na bayaran ang kanilang estate tax. Bukas magkakaroon naman ng mass action ang campaign against the return of the Marcoses o Karma sa BIR para hilingin sa ahensya na maghain ng charges laban sa pamilya. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Umaaray ang mga nagtatanim at nagbebenta ng sibuyas sa bansa. Bukod kasi sa napakalaking gastusin sa krudo, bagsak pa ngayon ang presyuhan ng kanilang binebenta. Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, bumaha raw ng supply ng imported na sibuyas. Samantala, fuel subsidy para sa sektor ng agrikultura, sinimulan na ang pamamahag. May balitang A to Z, si Ace Cruz.
Naabutan ang news team na naglilinis ng mga sibuyas si Nanay Lourdes para maging kaya-aya sa customer ang kanyang ibebenta. Wala siyang magawa kung hindi magtiyagang maglinis ng mga ito dahil kailangan nilang kumita. Eh ngayon yung presyo 15 tapos nabebenta lang namin 20. Ganyan, 25 po, opo, ganyan, 10. Ito, Diyos ko, nakakaawa naman mga pamangkin na mga nagtatanim. Iyak tuloy ako. Palugi man, pikit mata na lang kung tanggapin ng mga sibuyas farmers ang liit sa kita ng kanilang pinaghirapang anihin. Sa ngayon po yung mga naka-stock, 15, 17 lang po ang gusto nila. Dapat sana mga 30 man lang sana. Ay, hindi lang po naluluha. Umiiyak na. Halos hindi na po makatulog eh. May malalim pa pala siyang dahilan kung bakit ganun na lang ang pagsisikap na may benta ang lahat ng kanilang kalakal. Nito umaga kasi, nakausap niya ang pamangkin magsasaka na talagang hirap na sa sitwasyon. Sumasagi na raw sa kanyang isip na iba na lang ang itanim. Magtatanim na lang po ng kwan gulay, doon na lang po ang kwan. Baka sakaling makabawi, ganun lang po naman ng magsasaka. Kung dati kasi, umaabot na hanggang 50 pesos ang kada kilo ng benta nila na ngayon ay wala pa sa kalahati ng presyo ng mga bumibiling direkta sa mga magsasaka. Oras na dumating ito sa mga pamilihan sa probinsya, pwedeng ibenta ng 60 hanggang 70 kada kilo. Bagay na napakalayo sa presyo ngayon. Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, pinayagan kasi ng pamahalaan ang importasyon ng sibuyas kaya't nagdurusa ngayon ang presyo at ani ng mga local farmers. Kaya't panawagan ng grupo, pwedeng ang ano na intervention ay direct purchase ng sibuyas ng ating mga magkasaka sa mga lugar na talagang napakababa ang farm gate prices. May mandato naman, national and local agencies na pwedeng bumili ng mga produkto ng mga magkasaka at mga mangisda sa pamagitan ng kanilang mga farmers cooperatives and enterprises. Dagdag pa ng dating Agrarian Reform Chief, bukod sa pag-regulate ng pag-angkat, pwedeng ang Department of Agriculture, pwede siyang mag-allocate ng buffer fund niya para bumili ng sibuyas sa ating mga magkasaka. Sa ngayon, ang tanging tugon muna pansamantala ng Agriculture Department ay ang pagpondo para sa storage facilities, lalo na sa Nueva Ecija na kanilang pinakamalaking producer ng sibuyas sa bansa. May naibigay na kami ang Department of Agriculture through our regional field offices dyan sa Central Luzon, 5 cold storage facilities para sa mga tatanim ng sibuyas. Samantala, sinimulan na ng ahensya ang pamimigay ng fuel subsidy nito sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng taas presyo ng petrolyo. Makikinabang po mga mangingisda na siyempre po yung nakalista na meron silang mga motor na bangka, motorized bangka at mga magsasaka ng mais na merong gumana member ng mga kooperatiba at nakarehistro po sila. No? Sila po yung gumagamit ng mga makinarya na nangangailangan naman ng krudo o gasolina. Higit sa 150 na mga beneficyaryo pwede makinabang sa tulong na ito ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinawi ng Department of Information and Communications Technology ang pangamba ng publiko hinggil sa full foreign ownership ng mga pampublikong serbisyo gaya na lang ng telecommunications, expressways, mga paliparan at ilan pa, kasabay ng pag-welcome sa signing ng pag-amienda sa Public Service Act. Ayon kay DICT-OIC Secretary Emmanuel Caimtic, ang naturang batas ay magbubukas ng oportunidad para sa Pilipinas sa pagpapalawig ng mga serbisyo at pagbabawas ng gastusin sa internet at telecommunication. Tiniyak din ito na may mga provision ang naturang batas na tututok sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Sa Public Service Act, ikinagagalak talaga ng DICT at ng ating gobyerno ang pagpasa nito. Ang inaasahan natin dito, magkakaroon tayo ng magagandang serbisyo, posibleng malaking pagbaba ng ating mga telecommunications cost at internet cost. Una, maaaring bawalan o itigil ng Pangulo ang kahit anumang investment kung makikitang may kaugnayan ito sa isang state-owned enterprise. Pangalawa, meron din tayong ISO at saka cybersecurity audit na gagawin sa mga kumpanyang papasok. Magtipid sa kuryente. Ito ang iniutos ngayon ng Energy Department sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong papalapit na ang eleksyon at kulang sa supply ng langis ang bansa dahil sa nagaganap na Ukraine-Russia conflict.
Ayon kay Energy Undersecretary Gerardo Ergiza, ang pagtitipid sa konsumo ng kuryente sa pamahalaan ay naisabatas naman na sa Energy Conservation and Efficiency Law noon pang 2019. Pero dagdag ni Ergiza, hindi maapektuhan ang pang-araw-araw na transaksyon na trabaho sa bawat ahensya dahil ito ay kaunting pagtitipid lamang na makatutulong sa ating bansa. Susunod, NBA nag-aabang sa anunsyo ng New York City kung papayagan ng maglaro ang mga hindi pa bakunadong players ng koponan. At sa iba yung balita, pagbubukas ng klase sa mga kababaihan sa Kabul, pinigilan habang US nagdeklara ng war crimes laban sa Russia. Alamin ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Sa ilan pang mahalagang balita, bakuna kontra COVID-19 na CoronaVac o mas kilala bilang Sinovac, ligtas na ibakuna para sa mga batang edad 3 hanggang 17 taong gulang. Base yan sa pag-aaral ng kagawaran ng pangkalusugan na nagpapakita ito ng proteksyon o neutralizing antibody para sa mga bata. Samantala, nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ng Quezon City Police District at Bureau of Jail Management and Penology sa kanilang mga nasasakupang piitan. Matapos ang kanilang paggalugad sa mga kulungan ng kanilang mga preso, nakakumpiska sila ng samot-saring improvised bladed weapon, mga drug paraphernalia at kahit kagamitang pang-construction tulad ng martilyo, pako na nakumpiska. Napalitan ng luha ang saya ng mga babaeng guro at estudyante nang bawiin ng Taliban officials ang pagbubukas ng eskwelahan sa high school sa Kabul City sa Afghanistan. At US nagdagdag pa ng sanction laban sa Russia kasabay ng formal na pagdedeklara ng war crimes laban dito. May balitang A to Z overseas, si Billy Torres. Dismayado mga babaeng guro at high school students sa Kabul, Afghanistan. Matapos pauwiin, ilang oras pa lang ang nakalilipas na mag-reopen ng mga naturang paaralan para sa mga kababaihan. Muli kasi itong binawi ng mga opisyal ng Taliban at sinabing mananatiling sarado hanggat hindi pa nakagagawa ng plano alinsunod sa Islamic law. Mapag-aalaman na sa pamumuno ng Taliban sa nasabing bansa noong 1996 hanggang 2001, ipinagbawal nila ang edukasyon at trabaho para sa mga babae. Mariin naman itong kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at tumapila na agarang ibalik ang edukasyon para sa karapatan ng mga kababaihan doon. Noong nakaraang linggo lang nang i-anunsyo ng Ministry of Education ang muling pagbubukas ng mga eskwelahan para sa lahat matapos ang ilang buwang restriction para sa high school students. Isang buwan mula na mag-umpisa ang giyera sa Ukraine, tahasan ang idiniklara ng US ang war crimes laban sa Russia. Ayon sa gobyerno ng Estados Unidos, tinatarget kasi ng Russia ang mga sibilyan sa kanilang pag-atake. Base sa pinakahuling ulat ng UN Human Rights Office ng Ukraine, pumalo na sa higit 2,000 mga nadamay sa bakbakan, kung saan nasawi ang halos 1,000 sibilyan na kinabibilangan ng mga bata. Sa ngayon, sentro ng tensyon ng Mariupol City, isa sa mga lugar na malalang tinitira ng Russia. Pilay na rin ang ilang health facilities dahil sa dami ng kaso ng mga sugatan. Bukod pa rito, maraming health workers na ang na-displaced. Sinabi ng World Health Organization na ang mga pag-atake ng militar ng Russia sa mga health facilities ay may tuturing na paglabag sa international humanitarian law. Dahil dito, nanawagan si President Volodymyr Zelensky sa buong mundo na magsagawa ng kilos protesta para pigilin si Russian President Vladimir Putin. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Nag-aabang na ngayon ang NBA sa anunsyo ng New York City kung papayagan ng maglaro ang mga hindi pa bakunadong players ng mga koponan. Bukod sa NBA, todo hintay din si Brooklyn Nets superstar Kyrie Irving sa kahihinatnan ng desisyon hinggil sa naturang COVID-19 restrictions. Ito ay dahil mahalaga ang papel ni Irving sa huling mga laro ng Nets, lalo na naghahabol itong mapabilang sa playoffs. Paliwanag ng NBA, hindi lamang sila at mga koponan ang makikinabang oras na magluwag ng restriksyon dahil makatutulong din ito sa iba't ibang pribadong kumpanya at iba pang mga atleta.
Sa balitang showbiz, actress na si Erich Gonzalez ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner. At sa ating balitang malakas maka-good vibes, retired PNP Chief Guillermo Elizar, nakiparo-paro Gina rin, pero may twist. Huwag bibitiw manatiling nakatutok sa balitang A to Z. Ating showbiz balita, kapamilya actress kasal na sa kanyang non-showbiz boyfriend at businessman na si Mateo Rafael Lorenzo. Pribado ang naging wedding ni Erich Gonzalez sa kanyang boyfriend. Napabalitang nangyari ang private wedding sa St. James the Great Parish sa Alabang, Muntinlupa City, Miyerkules ng hapon. Ito ay matapos ipost sa Instagram story ng kapatid ni Mateo ang kuha sa simbahan ng dalawa. Sa ngayon ay tahimik pa rin si Erich sa detalye ng kanyang kasal. Sa ating balitang malakas maka-good vibes, retired PNP Chief Guillermo Elizar nakiparo-paro Gina rin. Pero tila nagkaroon ng bigla ang twist. Sa TikTok video na pinost ng may bahay ng dating PNP Chief na si Lali Elizar, makikita ang general na handang-handa na sa pagsayaw ng sikat na dance craze na paro-paro G. Pero nagulat ito kung bakit. Panoorin niyo ito. Paro-parong bukid, ready na siya magparo-paro, G! Kung kayo po ay may kwentong pag-ibig o mga storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo po itong ibahagi sa amin dito sa Balitang A to Z. Sundan at i-like lang kami sa aming social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang computer, pioneer at naval officer na si Grace Murray Hopper. Ayon kay Hopper, ang pamumuno ay isang 200 na kalsada, katapatang manatili, at katapatang tumalikot. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.